Oh! Wala mo, doon na! Hey! Saka! Saka! Patag ka na, wala mo! Wala mo, wala mo, doon! Oh my God! Uy! Shock! Doon, wala mo! Doon, wala mo! Wala mo, brila! Pika mo, pa! Bayan, nandito tayo ngayon sa Cattagaman Viejo, dito sa bahagi ng ilog Cagayan na ito kung saan kasama po natin ngayon si Piotto James Mazo. Kahapon po mga kababayan ay natunghayan natin sa social media, particular sa Facebook, iyong video, iyong buhay, iyong huli cam ng ating mga kababayan dito kung saan may isa pong lalaki na kinilala po natin si Raymond Maragon, 26 years old at residente dito sa Cattagaman Viejo, Tuguegarao, na tumalon dito sa bahagi ng ito ng ilog, mga kababayan. At nakita po natin doon sa video na lumubog po siya. At ngayon ay sinasagawa na po yung retrieval operation sa pangunguna po ng ating Coast Guard. At magandang hapon po, Ginoong Piotto James Mazo. Kumusta na po? Yes po, kumusta po yung ginagawa ninyong retrieval operation? Sa ngayon po, undergoing po natin. Undergoing po ang underwater retrieval natin. Hopefully po, makakita natin yung bangkay sa bakanan dito lang po sa ilalim. So possible, sir, na bangkay ng matatagpuan ito si Raymond Maragon? Inalulungkot ko naman po, pero possible po, sir, kasi 24 hours na po siya. 24 hours na siyang hinahanap po, ano? At ano po yung estratehiya na ginagawa po ninyo upang mapabilis yung pag-retrieve ninyo? Sinisweep po natin itong ilalim. Baka natrap lang po si baka natrap lang po siya dito sa ilalim. Kaya sinisearch po natin ito. Sinisweep po natin siya. Kasi ang alon naman po ay paikot-ikot lang naman po ito. Kaya hopefully makita natin. So possible, sir, na yung bangkay ay nandito lang. Kasi ang sabi ng mga residente dito, banda rito, dito rin, dito ata tumalon. Yes, at saan po bahagi dito yung nawala or lumubog yung katawan ng si Raymond? Bali na dito lang dito po, sa kahapon po. Tapos gawin. Dito lang din po kayo nagsasagawa ng retrieval operation. Yes po. Sino po yung mga kasamahan po natin na nandito ngayon, sir? Sila po yung member na Philippine Coast Guard Special Operations Force po, sir. Yes po, sir. Mahirap po yung ginagawa nilang retrieval operation dahil sinabi po ninyo 24 hours na. Ano po yung dahilan kung bakit nahihirapan po natin i-retrieve? Bali, sir, nahihirapan natin dahil mahirap natin i-retrieve kasi zero visibility. Wala po silang makita underwater. Tsaka medyo malakas po yung current ng tubig. May possibility kaya, sir, na naagos siya doon, napunta siya doon, or dito lang? Inaasahan na rin po natin, sir, na baka maanod rin po siya kasi sa sobrang lakas po ng tubig din. So, sir, kung hindi po ninyo matatagpuan ngayon yung bangkay, hanggang anong oras po kayo nandito mag-retrieve? Bali, i-retrieve po natin yung bangkay. Bali, isisweep po natin ito hanggang sa mga alas 5 siguro. Kasi pag madilim na po, hindi na kaya. Hindi na rin po na kaya. Mga alas 3 na may 2 oras pa. So kung hindi po matatagpuan ngayon, bukas uulitin ang asa mahanap po natin. Tatry po natin, sir. Oo. Baka i-search na lang namin po dito para sa malamit po sa mga. Sir, ipaliwanag mo nga kasi may nakikita po tayo ngayon doon. Wala namang mga debris na pwedeng maipit yung bangkay or flat po ito? Sabi ng mga taga dito, sir, flat daw po ito, sir, na
lupa na may mga kaunting bato. Mga bato, malalaking maliliit po na bato sir. May chance kaya na naipit siya sa isa lalo sa ilalim? Tingnan natin sir, kasi baka napagilay bangkay niya sir sa yung body niya sir sa dito sa ilalim ng mga katawan, kakahoyan sir. Okay. Sige po, ayan po mga kababayan, ano? Kita niya yung actual po ito na retrieval operation ng Coast Guard kay Raymond Maragon. Yung pong lalaking tumalon dito kahapon. At maraming salamat po, Ginoong James Mazo, yung Coast Guard po natin, yung oras, panayan po natin. At ngayon po mga kababayan, makakausap po natin yung kapatid ni Ginoong Raymond Maragon. Ano? Tatanungin natin kung ano yung nangyari, kung bakit may ganong insidente na tumalon siya, kasi nakita po natin sa video kahapon. At sinasabi na lasing humano Raymond Maragon nang nakita tumalon dito sa bahagi ng ilog na to. Ito mga kababayan, kasama po natin ngayon si Ginoong Jason Maragon, kapatid po ni Raymond Maragon. Sir, kwento mo po sa amin kung ano yung nangyari. Totoo bang lasing yung kapatid ko ninyo nang tumalon siya sa ilog? Nung bandang mga alas 12 kahapon ng tanghali, tinawagan ako ng kapatid ko at yun akong bahay sa napunan. Opo. Tapos pumunta ako dito, balita na nalunod na siya. Nalunod? Pero nasaan po siya noon? Saan siya galing? Malapit lang po dito yung bahay niya? Diyan lang po yung bahay natin. Malapit lang po. So anong inaasahan niyo po ngayon sir? Matatagpuan pa siya? Anong na-expect po ninyo na makikita po ng ating mga Coast Guard sa kanya? Buhay pa? Inaasahan po ninyo? Sana matatagpuan na buhay pa. Wala na siya. So, kasi kahapon pa kami nagaanap mga, eh. Mga anong oras po nangyari yun kahapon sir? Lalo, oras po sila. Alas 12. Magalaw po na lang. So, alas 24 hours na siyang hinahanap dito. May pamilya po ba si Raymond? Meron eh. May wala namang, may anak? Wala. So, nasaan ngayon yung partner niya? Wala, nasa bahay po. Okay. Ayan po, ano? Yan po mga kababayan, yan po si Ginoong Jason Maragon, yung kapatid po ni Raymond Maragon, yung kasalukuyan po nilang retrieve dito ng Coast Guard. Yan po mga kababayan yung latest update po natin dito at tumutok lamang po kayo sa CPIO, sa Cagayan Provincial Information Office Facebook page at maglalahat po kami ng pinaka-latest na update mula sa Coast Guard kaugnay sa ginagawa po nilang retrieval operation dito. Yan lamang po, maraming salamat mga kababayan.